Ana ng kasong multiple murder ang mga suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ang Justice Department pinag-aaralan kung isa sa ilalim sa Witness Protection Program ang dalawa sa mga salarin. Si Bea Bernardo sa report. Handang makipagtulungan ang dalawang suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ayon kay DOJ spokesperson Asek Mico Clavano, pinag-aaralan nila ngayon kung ipapasok sa Witness Protection Program ang dalawa. Kailangan po muna nating evaluate, no, yung mga statements ko nila para ma-assess at if ever ma-determine na talagang may saysay or may basis yung mga statements nila, pwede natin sila ipasok sa WPP. Ayon sa DOJ, sila ang nag-alok sa mga suspect na mapabilang sa programa. Pero nilinaw ng kagawaran na walang banta sa buhay ang mga suspect. Una nang kinumpirma ng Philippine Army na dalawa sa mga suspect sa pagpatay kay Governor Digamo ay mga dating sundalo. Maliban dito, mga matataas na kalibre ng baril at mga uniforme ng militar ang na-recover ng mga otoridad. Kaya naman hindi nila isinasantabi ang posibilidad na isang organized crime group ang nasa likod ng krimen. Nakapaghainan ng reklamong multiple murder laban sa mga suspect. May panawagan naman ang DILG sa iba pang mga suspect. Kung ako sa inyo, it's better for you to surrender dahil bukod sa nahuli na, meron pang mga pabuyang lumalabas para sa inyo. Una nang inanunsyo ng Justice Department na magbibigay sila ng 5 milyong pisong pabuya sa makakapagbigay impormasyon sa iba pang mga suspect. Ayon naman sa PNP, may tinututukan ng posibleng mastermind sa pagpatay kay Digamo. Pero hindi pa nila tutukuyin dahil patuloy pa rin ang malalimang investigasyon. Has uncovered promising leads from evidence and testimonies that will establish the circumstances surrounding the incident and the identification of key players in this multiple murder case. Ipinag-utos na rin ni Azurin ang pagsibak sa ilang PNP personnel sa probinsya at aalamin kung may kapabayaan sa kanilang hanay kung kahit nangyari ang malagim na krimen. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.